Binisita ni Jethro si Moises. Ika-18 kabanata. Nabalitaan ni Jethro na pari ng Midian at biyenan ni Moises ang lahat ng ginawa ng Diyos kay Moises at sa mga mamamayan niyang Israelita. Nabalitaan niya kung paano inilabas ng Panginoon ang mga Israelita sa Ehipto. Pinauwi noon ni Moises kay Jethro na kanyang biyenan ang asawa niyang si Zipora at ang dalawang anak nilang lalaki. Ang pangalan ng panganay ay Gershom. Dahil nang ipinanganak siya, sinabi ni Moises, "Dayuhan ako sa ibang lupain." Ang pangalan ng pangalawa ay Eliezer. Dahil nang ipinanganak siya, sinabi ni Moises, "Ang Diyos ng aking ama ang tumutulong sa akin. Iniligtas niya ako sa espada ng Faraon." Ngayon, pumunta sila Jethro, ang asawa ni Moises at ang dalawa nilang anak, sa pinagkakampuhan ni Moises sa ilang, malapit sa bundok ng Diyos. Nagpasabi na si Jethro kay Moises na darating siya kasama si Zipora at ang dalawa nilang anak. Kaya sinalubong ni Moises ang kanyang biyenan at yumukod siya at humalik sa kanya bilang paggalang. Nagkamustahan sila at pagkatapos pumasok sa tolda. Sinabi ni Moises kay Jethro ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa Faraon at sa mga Ehipsyo para sa mga Israelita. Sinabi rin niya ang lahat ng paghihirap na naranasan nila sa paglalakbay at kung paano sila iniligtas ng Panginoon. Tuwang-tuwa si Jethro sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita nang iligtas niya sila sa kamay ng mga Ehipsyo. Sinabi ni Jethro, "Purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo at ng Faraon. Nalalaman ko ngayon na mas makapangyarihan ang Panginoon sa lahat ng Diyos dahil iniligtas niya ang mga Israelita sa mga Ehipsyong nagmamaltrato sa kanila." Pagkatapos, nag-alay si Jethro ng mga handog na sinusunog at iba pang mga handog sa Diyos. At habang ginagawa niya ito, dumating si Aaron at ang lahat ng tagapamahala ng Israel. Sumama sila kay Jethro para kumain sa presensya ng Diyos. Pumili si Moises ng mga hukom. Kinaumagahan, naupo si Moises bilang hukom para dinggin ang mga kaso ng mga tao. Nakapila ang mga tao sa harapan niya mula umaga hanggang gabi. Nang makita ito ni Jethro, sinabi niya kay Moises, "Bakit ginagawa mo ito para sa mga tao? At bakit mag-isa mo itong ginagawa? Pumipila sa iyo ang mga tao mula umaga hanggang gabi." Sumagot si Moises, "Ginagawa ko po ito dahil lumalapit ang mga tao sa akin para malaman ang kalooban ng Diyos. Kung may pagtatalo ang mga tao, dinadala nila ito sa akin at ako ang nagdidesisyon kung sino sa kanila ang tama at tinuturuan ko sila ng mga tuntunin at utos ng Diyos." Sinabi ni Jethro, "Hindi tama ang pamamaraan mong ito. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo at ang mga taong ito. Napakahirap nito kung ikaw lang. Makinig ka sa akin at papayuhan kita. At sana'y samahan ka ng Diyos. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mong paglapit sa Diyos para sa mga tao. Dalhin mo ang mga kaso nila sa Kanya. Ipagpatuloy mo rin ang pagtuturo mo sa kanila ng mga tuntunin at utos ng Diyos. Turuan mo sila kung paano mamuhay at kung ano ang gagawin nila. Pero pumili ka ng mga taong tutulong sa iyo. Dapat mayroon silang kakayahan sa paghuhukom. May takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at hindi tumatanggap ng suhol. Gawin mo silang mga hukom ng grupo na binubuo ng 1,000, 100, at 10 tao. Maglilingkod sila bilang mga hukom sa lahat ng oras. Sila ang magpapasya sa simpleng mga kaso, pero dadalhin nila sa iyo ang mabibigat na kaso. Sa ganitong paraan, mapapagaan ang trabaho mo dahil matutulungan ka nila. Alam kong ito ang gusto ng Diyos na gawin mo, at kung susundin mo ito, hindi ka na mahihirapan, at makakauwi ang mga taong ito ng mapayapa." Sinunod ni Moises ang ipinayo sa kanya ng kanyang biyenan. Pumili siya sa mga Israelita ng mga taong may kakayahan sa paghuhukom at ginawa niya silang mga hukom ng grupo na binubuo ng 1,000
150 at 10 tao. Naglingkod sila bilang mga palagi ang hukom ng mga tao. Sila ang nagpapasya sa mga simpleng kaso, pero kapag mabigat, dinadala nila ito kay Moises. Pagkatapos noon, pinayagan ni Moises ang kanyang biyanan na umuwi at bumalik sa sariling bayan.